Tonight is not just a good night for all of us here in the hospital, but also the launching of our state-of-the-art endoscopy clinic. Everyone, please welcome a very known doctor from the United States, Dr. Greg Mondejar. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Dad, kamusta? Oh, baka pa ang week na. Tanong ni Rico sa kanyang daddy. Week na nga talaga siguro, anak. Wala na eh. Hindi na ako makapang chicks na to. Biru pa na matanda. Nako, si daddy talaga. May chicks ka pang nalalaman eh. Halos hindi ka na nga makatayo dyan eh. Patawang bungad pa ni Rico. Rico knew how sick his dad was. But this is how he cheers his dad up. Anak, it's about time that you take the lead to DAPS Hospital. I can no longer do the management. Tsaka anak, pinasok na tayo ng mga halangang kaluluwa. Meron na tayong doktor sa loob na puro pera na lamang ang habol sa mga pasyente natin. Wala na yung quality of service. May mga tao ako doon anak na nakamatsyag sa buong ospital. At yun halos ang report na natatanggap ko mula sa kanila. Nako dad, magtutuos talaga kami ng mga taong yan. Nagpapalabas na nga sila ng headline sa TV na hindi na raw halos ako makakilos eh. Eh ang totoo, kaya ko pa naman. Agad naman nila akong pinapatay sa tao dahil they wanted to take on the lead anak. Akala siguro nila ay maperang mapera tayo dahil tayo nasa taas. Nako. Eh gano'n naman kasi talaga dad, basta gahaman. What do you expect from people like them? Para lang silang mga linta, dad. Sisip-sip at sisip-sip lang talaga sila ng dugo sa iba. Para lahat ng mga selfish ambitions nila ay maabot nila ng walang kahirap-hirap. Kaya nga anak, I want you to take my position silently. Ayoko malaman muna nila na anak kita. Siguro'y pumasok ka muna doon and introduce yourself as an appointee. Tapos tingnan natin kung anong gagawin nila. And I will personally introduce you to the world para mapahiya na sila. No problem, Dad. Just give me the go signal and I will do whatever you ask me to do. Eh, sandali. Saka na siguro muna yung trabaho. Eh, sana nga ba yung girlfriend mo? Ako, Dad. Mahirap rin makapamingwit ng babaeng matino, ha? Alam mo naman sa Amerika, Dad, sobrang rampant ng mga drugs doon. Yung mga babae doon, ay nako, sobrang pakawala. At saka mamaya, pag nagpadalos-dalos ako, eh, makakuha lang din ako ng gahaman. Eh di wala rin kwenta yun, di ba? May punto ka rin naman talaga doon, anak. Pero anak, meron akong gustong babae para sa'yo. Ito, choice ko to para sa'yo, ha? Tsaka kilalang kilala ko na to, anak. Ay nako dad, I'll work muna. I will let you know when I'm ready. Doc Rico Santos, a handsome doctor of medicine and nagsispecialize in internal medicine and endocrinology. He performs surgery rin as he is also a licensed surgeon. He somehow managed to build his name in the US and was a top-notch in his field of expertise. His amoreno hottie. Matangkad at talaga namang all-in package. Matalino, mabait at compassionate. Namana niya ang mga iyon sa kanyang daddy Martin. He was never been in love kasi hindi naman siya uhaw sa babae. He has always been the waiting for the best kind of man. Hindi siya basta-basta nagko-commit. His dad taught him to value the people he love. Kahit pa maraming babae ang pinapantasya siya, never did he try playing somebody's feelings for him. Kahit alam mo yon, anytime pwede lang siyang mamingwit sa mga babaeng nagfe-flirt sa kanya. But he didn't. He always knows what he wants. This handsome bachelor owns a lot already. Doon mas naubos ang oras niya. Investing. With $1 million in his cash flow, low-key pa rin ang Rico Santos. He drives a humble Honda City na regalo pa ng dad niya when he graduated from med school. Always plain shirts and the typical denim pants. Ganun lang kasimple ang milyonaryong taong ito.
in the hospital. Usap-usapan na doon ang bagong hire na internist and endocrinologist sa hospital. Excited na rin ang mga staff ng ospital dahil marami ang nakapagsabi na gwapo at mabait ang doktor na yon. Well, everyone thought masayang lahat na merong bagong miyembro ang kanilang medical team. But not Doc Gilbert and Nurse Honey. They always treat someone new as a threat sa kanilang mga plano, kaya bago pa man makapasok ang bagong doktor, ay napagplanuhan na nilang dalawa kung paanong guguluhin ang buhay ng bagong doktor. Doc, narinig mo na ba? Yung bagong internist slash endocrinologist slash surgeon? Tanong naman ni Doc Gilbert kay Nurse Honey. Well, yeah. Balita ko galing daw US yung doc eh. Magaling na surgeon din daw. Well, let's see kung talagang magaling siya. Ibang doktor sa Amerika at mga doktor dito sa Pilipinas, honey. Sa bagay, baka puro lang yung demand eh. Hindi rin magtatagal yung dito. Aalis din yan, makikita mo. General Assembly sa ospital. Every employee in DAPS Hospital was invited to attend the annual General Assembly of the hospital. It is an intended time of the year where employees who displayed exemplary service in their respective fields are rewarded and acknowledged. Some changes and other staffs are also announced in the said event. Usap-usapan na sa buong ospital ang pagdating ng bagong doktor at pag-open ng mga services na hindi naman dating ginagawa sa ospital. Everyone has their own expectations and assumptions sa bagong doktor na magiging miyembro ng kanilang working force. But everybody was quiet when finally the master of ceremony introduced the most awaited doctor to everyone. Tonight is not just a good night for all of us here in the hospital, but also the launching of our state-of-the-art endoscopy clinic. This year, we will soar higher as we give the people in our community a very effective way of healing their terminal diseases that concerns endoscopy. We will be joined by a very known doctor from the United States, Dr. Greg Mondejar. Nagpalakpakan ng lahat na nasa hall as Doc Greg reached the microphone from the MC. Good evening, everyone. I am Dr. Greg, and I am pleased to be part of DAPS medical team. It is my utmost desire to serve the people in our community the best medical services they deserve. I hope to have a good working relationship with everyone here. Ang mga babae sa likod ng hall ay talagang kinilig pa na makita si Doc Greg personally. He is so guapo and very prim and proper. Mukhang stricto, sabi pa nga ng iba. Nobody knew that Doc Greg was Doc Rico Santos, the only son of Don Martin Santos, the chairman and the owner of DAPS Hospital. He hid himself in another person's name dahil meron siyang kinakailangang madiskubre sa hospital na iyon. His dad knew that some of the doctors are not efficient in their field, bagos andun lamang sila para ma-feed ang kanilang gahama ng mga utak at bulsa. Doc Rico has to jump in. In his first day sa hospital, agad naman niyang sinilip ang records ng bawat doktor sa kanilang field. He even showcased his admin jobs para maisaayos ang schedule and rotations ng bawat staff. Magaling talaga si Doc Greg. People in the admin department asks for his help whenever they're having a tough time sa kanilang mga tasks. When done with his job, Doc Greg went back sa kanyang workstation at nakasalubong niya pa ang dalawang janitress sa hallway. One of the janitress was Bonnie. Habang papalapit ay kinikilig naman ang kasama ni Bonnie na si Sarah. Uy, si Doc! Bago pa man makompleto ang pangalan ay minabuti na lamang niyang ayusin ang kanyang sarili. Bonnie saw this doctor and doesn't have any idea na siyang pinag-uusapan na doktor ng lahat. Out of nowhere, ay sinita ni Bonnie si Doc Greggy for not wearing his mask habang naglalakad dito sa hallway ng ospital. Sir, yung mask niyo po. Ha? Wala akong dali. Sir, alam niyo naman na bawal yan dito sa ospital, diba?
Protocol natin dito na pagsuot ng mask sa lahat ng oras. Hindi po pwede nakakalimutan nyo. O ano ba? Oh, I'm sorry, miss. Kukuha na lang ako ng mask doon sa room ko. Pakitandaan lang po, sir, ha? Habang nagsasalita, ay panayhatak naman ni Sarah sa scrub suit ni Bonnie. Nang makalampas ang doktor sa kanila, ay tinanong na nga ni Bonnie si Sarah. Ano ba kasi, Sarah? Hoy, ano ka ba? Yun yung bagong doktor. Grabe ka naman makasita sa kanya. Ha? Siya ba yun? Inorient na yun siya eh. Bakit kasi hindi niya tinatandaan na bawal umikot dito sa ospital na walang mask? Simpleng rule naman eh, nahihirapan pang mag-follow. Huy, grabe ka talaga. Pero, kita mo ba yun, Bon? Ang gwapo, no? Hindi naman. Hindi ko naman masyadong nakita yung mukha kasi busy naman ako sa kakambak ng sahig eh. Nakita ko lang yung mukha niya na walang mask pero hindi ko naman napansin na gwapo siya or ano ba. Bahala na nga yun. Wala naman akong pakialam dun sa kanya eh. Hindi naman ako siswelduhan nun. Oy, Bonnie, Sarah, ang aga pa ninyong magchismisan dyan ah. Bati naman sa kanila ni Christoph. Naku, wala ah. Aga pa kasi ako naiinis dun sa doktor na dumaan eh. Wala kasing mask. Oh? Eh anong ginawa mo? Wala naman, na-remind ko lang naman na bawal mag-iikot dito sa ospital na walang mask. Tsaka diba, inorient naman kayo ng rules and regulations dito sa ospital bago kayo mag-umpisang mag-duty? Oo naman. Uy, si Doc Greg kaya yung sinitan niya. Nako, ano naman kung si Doc Greg yun, sir? Porke ba, doktor, hindi niya na pwedeng sitahin? Wala naman akong sinabing kanun. Tama lang yung ginawa ni Bonnie, ano? Asus, kampi ka talaga kay Bonnie, ano? Kasi may gusto ka sa kanya. Hoy, ikaw talaga, Sarah. Hindi magkakagusto sa akin yung si Christoph, ano? Janitress lang kaya ako dito. Nurse siya. Hindi rin bagay, hindi ba? Ito naman si Bonnie, kung makapanliit naman sa sarili, kala mo naman kung sinong mayaman talaga ako. Sagot pa ni Christoph. Oo nga, sa panahon ngayon, hindi na rin imposible na mahumaling ang isang mayaman na lalaki sa babaeng katulad natin, ano? Yung si Doc Greg nga, eh malay mo, sa akin siya mahulog. Sabay tawa pa ng malakas si Sarah. Yun naman ang tinatawag nating coincidence na sobrang taas, di ba? Tugon pa ni Christoph. Oo naman. Bilog ang mundo, Christoph. Malay mo naman. Nako, mas gwapo pa rin naman ako dun eh. Diba, Bonnie? Mas gwapo ako? Nako, ewan ko sa'yo, Christoph. Ala, sige na. Magtrabaho na nga tayong tatlo. Mamaya, maabutan pa tayo ni na Doc Gilbert dito. Nako, patay talaga tayo. Pinatawag ni Don Martin si Lola Aida sa mansyon para sa isang napakahalagang bagay. Hindi naman nag-atubili pa si Aida at pumunta na siya sa mansyon ni na Don Martin. Martin, bakit mo ba ako pinatawag? Andito na ba yung anak mo? Ay, oo. Nakaisang linggo na nga rin siya dito. Oh, ay asan na para makita ko naman siya at nang sa ganun ay makamayan ko man lang. Nako Aida, busy pa yun sa ospital kasi ang daming dapat ayusin. Ang dami na rin kasing kababalaghan roon eh. Kinakailangan niya nang pumasok din para tumigil na yung mga halangang kaluluwang mga doktor. Ay nako, ganun na nga rin ang ginagawa ng apo ko dun sa inyong ospital. Lagi na namang nakamasid sa mga gumagawa ng katiwalaan dun sa ospital mo. Hindi ko naman mapigil-pigil kasi wala eh. Nagmana ata sa akin sa katapangan. Actually, tungkol din dyan ang rason kung bakit pinatawag kita, Aida. Ipagkakasundo ko si Rico sa apo mong si Bonnie. Ha? Ah, anong ipagkakasundo? Kasundo sa ano? Kasal. Nako, hindi ko alam kung papayag yun, Martin. Matapang na babae yung apo ko. Pwede kong ipatanggal ang apo mo sa ospital ko, Aida. Kung sakali hindi matuloy ang kasal nila ng anak ko. Ha? Ano ka ba naman, Martin? Eh bakit mo naman kailangang ipagpilitan ang gusto mo?
Kasi alam kong makakabuti sa anak ko, Aida. Para na rin ito sa ikabubuti ng iyong pamilya at ng iyong apo. Hindi ko maipapangako yung gusto mo, Martin. Sagot pa ni Lola Aida. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Pumayag kaya si Lola Aida sa alok ni Martin? At pumayag naman kaya si Bonnie sa magiging alok na lang ipakasal siya sa anak ni Doc Martin? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!